Hello guys and welcome to my channel. Ako nga pala si Lemon. Kung bago po lang sa aking channel, please like and subscribe para lagi kang updated sa aking mga uploaded videos. In today's video guys, I'm gonna share my experience about this product. Yes, ito nga po ay ang Lishou Slimming Coffee from Thailand. Nag-decide po ako sa magpapayat kasi hindi ko inaasahan guys na magsa-71 kilos ako in my whole life. Before kasi, I was just pinakamataas ko sigurong weight ay 64 kilos. Naglalaro lang siya between 60 to 64, which is okay with myself. Kasi sa totoo lang, it's my own decision na ayaw ko po talagang tumaba. Then, I'm not into body shaming kung mataba ka or anything. Eh, kung confident ka, go lang. But it's just my personal decision on myself. Kasi ang hilig ko po talagang sa mga damit, guys. Eh, nitong huli, hindi na talaga siya magkasya. Especially sa may bewang ko, tsaka nakita ko din na bloated lagi yung chan ko. So, na-conscious na ako guys, kaya nag-decide ako magpapayat. Hindi nga po pala ito first time kung mag-take ng coffee. Way back 2020, nag-take na din ako ng coffee. Hindi po siya Lishou. Kaya lang hindi siya naging effective sa akin. So, I'm try another product. Siguro hindi hiyang sa akin or anything. So, ito nga pala ay nakita ko sa isang vlogger, yes, kay Miss Jin Bulag Vlog. Kung nanonood po kayo ng social climber, friend po siya ng brand damage. At ito yung ginagamit niya. Yung po mga previous video niya kasi talagang tumaba siya. Tapos, nag-decide din siya magpapayat. Shinare niya kung ano yung product na ginagamit niya. Ito nga po yung Lishou. So, why not I try it? Kung nag-effective sa kanya, ayun, nagkaroon ako ng idea. So, hindi ko nga po pala to. Yun nga po pala. Hindi ko to ina-advise kahit kanino. Kung kayo ay may sakit sa puso, may sakit kayo sa kidney, may sakit kayong asthma, may sakit kayong stroke, or anything, you're not in general in good condition, wag nyo po siyang itatry. Lalo na po yung mga may chance na magpalpitate. Kasi siya po ay, yes, this is a public information, siya ay binans sa Singapore ng Food and Drug Administration on December 17, 2020. Because may nakita po silang substance dun sa coffee na hindi nila inilagay sa ano, parang hidden substance. Ito nga po pala ay yung sibutramine. Sibutramine is substance po for weight loss control. Kaya lang nung October 2010 siya po ay ni-remove na. Remove na from the market. Yun po yung nakita nila from eBay kasi nag-check po ang FDA yung mga product ng Lishou from eBay. Nakita nga po nila sa butaramine. So, yung sa butaramine po kasi may chance kayo mag-increase ng heart rate at blood pressure. Kaya nga po pinagbabawal siya sa may mga heart disease. May possibility, may high risk sa stroke. So, huwag nyo na pong gagamitin o huwag nyo na po siyang i-take. Promise. Maniwala po kayo sa akin. Kaya hindi ko po siya ina-advise sa inyo. Pero kung kayo po ay 18 and 60 years old na malakas, walang iniindang sakit or anything like me, ito po ay take your own risk guys. Kasi ako po, wala po akong sisisihin in case na may mangyari sa akin. Kasi ginusto ko po siya. Kaya kung takot po kayo or meron kayong you're not confident to take this product, wag niyo na po siyang gagamitin. So let's go na guys. Yun ay isang paalala ko lang sa inyo kasi baka hindi maging hiyang sa inyo. So wala tayong masisisi, wala tayong mahahabol guys kasi product na to eh from Thailand pa. So that's it. Yun ito nga palang isang box na to guys, maraming fake din. Kaya magtataka kayo kung bakit medyo pricey siya. Kasi isipin nyo, tingnan nyo naman, ang ganda ng packaging guys. Siya ay nasa lata, tapos sealed pa siya. Tapos may mga ginamit pa siya, yung mga original na box po. May malalaman nyo po authenticity niya through may scan. Kung meron po kayo mga scanner sa cellphone nyo, pwede nyo po siyang scan. Ayan. Para maano nyo kung siya ay authentic or fake. Marami din po kasi sa Shopee na mura pero hindi nyo po alam kung ano siya original or
mga pig. Ang nakakatakot po kasi sa mga pig, eh, hindi natin alam yung nilagay nilang mga ingredients na which is possible na dangerous talaga sa human. Kaya yun guys, be aware na lang doon sa mga pig. Then, ito nga pala eh, good for 15 days, yes. Ang each, papakita ko po yung nasa loob niya. Ganito po siya guys. Para siyang instant coffee na per day niyo po siyang ititake. Ayan, tinitake ko po siya pagkagising ko. Ihahalo niyo lang po siya sa 100 ml na water. Then, ititake niyo siya after niyo kumain, yes po. Hindi po pwedeng walang lamain siya niyo kasi in my experience, medyo parang malamig sa, ano, nalalamig yung sa chan, but not necessary na nag-a-acidic ako. Kaya yun lang po yung masasuggest ko sa inyo. 15 minutes pagkakain nyo po ng breakfast, or kung kayo naman po sa gabi, eh, pagkagising nyo, sa gabi nyo siya itay kasi may possibility din po kasi na hindi kayo makatulog kaagad. Kasi in my experience po, para siyang nabibigay sa akin ng energy kasi nga po, bukod sa slimming siya, eh, may caffeine din po siya. Yan guys. Then, iaano ko yung mga ingredients nito guys. Kasi sa mga napanood kong vlogs, wala yung silang sinabi tungkol doon sa, nag-research na din kasi ako bago ko siya itake. Kung ano mga nasa loob niya, kung bakit siya nakakaya. Yung rason kung bakit nagkakaroon siya ng effect sa body for weight loss. Ito po yung hunger oblivion grass, yung isa sa ano niyo. Kaya lang hinahanap ko sa internet yung hunger oblivion grass. Wala po ako makita guys. Sorry. Kasi ang dami ko na pong inanong site. Pero wala silang binibigay na information tungkol dyan. Ito nga po pala ay traditional Chinese medicine. Yung mga kasama dito sa Lishou Slimming Coffee. Then, Griponia simplicifolia. Yes, this is a kind of herb na anong nag-research ako, ito daw po ay used for depression, anxiety, weight loss, at headache, and insomnia. Yun, siguro yung, kaya pala, nung nag-take ako guys, parang medyo energetic ako, tapos in good mood ako. Siguro yun yung isang rason kung bakit, yung ganun yung pakiramdam kapag nag-take ako nito. Then, yung dahilan pala ng ganong epek, kasi gawa ng 5-HTP, which is hydroxytryptophan, which is they increase serotonin. Alam na po natin ang serotonin yung nag mood stabilizer natin, yung hormones na nag-stabilize ang ating mood. Kaya isa po ang serotonin, kapag bumaba po ang serotonin natin, minsan nagkakos yan ng anxiety tsaka depression. Ayun. Kaya pala medyo parang in good mood ako kapag nagtitake ako nito. Then, yung pangatlong ingredients niya ay ang tukahaw herb or poria. It's a kind of type of fungus or mushroom na makikita siya sa pine tree, which is ginagamit pa po pala siya way back before for diuretics. Ang ibig po sa diuretics ay magkakos ng pag-ihi. Yes. And also improve your immunity and antioxidant, anti-tumor, tsaka yun nga po for weight loss. Kasi nga po, yun nga, yung excessive through diuretic through urine, yung ma-stimulate po ang pag-ihi natin, ay malalabas po natin yung mga excessive water sa ating katawan. Yun, kaya po pala nung nag-take ako nito, parang medyo kuminis po yung skin ko. Yung na-feel ko, sabi ko, ala ko, pang weight loss lang siya. Eh, nung naalala ko nga pala, siya, antioxidant din yung mga property na kasama sa ingredients niya. Yun, then, ang pang-apat niya ay syempre yung caffeine, which is in some people na ang caffeine, diba, nag-increase ng metabolism sa katawan. Tsaka yung iba, kapag nagtitik, diba, minsan tayo ng coffee, pakiramdam natin, puno na yung chan natin, kaya madalang tayong kumain. So, less yung ini-intake natin, less ang calorie na nadadagdag sa katawan natin. Yes, guys. Ganon eksena niya. Tsaka yung lactose. So, yes, bawal po siya sa may mga lactose intolerance. Kasi, meron po siyang ingredients na lactose, which is simple sugar from milk. Yes, ito po yung easy to digest and madali siyang ginagamit ng katawan natin for magagamit siyang energy kaagad ng katawan natin. Then, sugar. Yes, yun po ang mga ingredients niya. Then, I'm gonna share my
my whole experience from day 1 to day 15. Noong day 1 nung tinay ko siya, guys, eh, siguro, so excited ko, tinay ko siya around 4 p.m. which is, matutulog sana ako ng, ano, ng gabi. Hindi kaagad ako nakatulog na, isip ko pala, bawal nga pala siyang i-take ng, ano, kasi baka mahirap ang matulog, which is, yun nga, guys, kapag pakaramdam nyo na gusto nyong matulog, huwag muna kayo mag-take. I-take nyo siya. Kung morning person kayo, i-take nyo siya sa morning para sa gabi, okay na kayo. Then kung katulad ko na ang buhay ay sa gabi, so i-take nyo siya sa gabi. So, gising ka buong magdamag. Ganun, guys. Then, ayun nga, nung tinay ko siya nung first day, ang napansin ko talaga, parang na-dry yung throat ko. Yun yung parang na-dry ka agad. Kaya ang talagang ina-advise naman talaga kasi dito, guys, kasi nga mag-take ka ng more water, 3 to 4 liters a day, kasi katulad ng ingredients na diuretic, mag-iihi ka. Yes, para maiwasan dehydration, you need to replace it again. Then ayun, nung second, third day, wala naman ako ibang naramdaman, hindi ka to, may yung iba kasi sinasabi nila nagpapalpitate sila, which is luckily, hindi ko siya naramdaman na ganun, guys. Wala mang naramdaman ng palpitation or increased blood pressure. At bago nga pala kayo mag-take nito, guys, kumuha muna ka ng baseline blood pressure niya, tsaka ano, yung pulse rate. Kasi may cause nga, pwede siya mag-cause ng palpitation. Ang normal na heart rate kasi ay below 100 per minute. Kaya you should mag-take muna kayo ng pulse, initial pulse nyo, tsaka blood pressure. Kung meron ka kayong kilalang nurse or sa center, libre lang po mag-take kayo para alam nyo. Basta alam nyo normal ang yung BP go, which is nagre-range siyang normal from 100 over 70 to 120 over 80. Kapag nag-increase na po ng 120 over 80, ibig sabihin high blood na po kayo. Kaya ano, hindi pwede po sa inyo yun, beware po sa may mga high blood, bawal po sa inyo. Then yun mo, guys, then third day, napansin ko lang ng third day ay parang sa totoo lang, guys, very oily yung skin ko. Medyo sabi ko parang ano siya, nung pag-iisip ko hindi siya masyadong oily, tapos yung skin ko parang smooth. Yun, parang yung naging effect sa akin. Then sa totoo lang, guys, inano ko to day to day, parang vlog na binidyo ko talaga siya. Kaya lang sadly nung day 5, nagbubura lang ako nung ano ko, nung video ko nung day 5. Kaya lang awang ko, ba't parang na-select all yun. Sadly, from day 1 to day 5, nabura siya. Kaya nung simula nung tinamad na ako mag day to day, ang ginawa ko na lang, kapag may chance na mag-wait ako, i-share ko nga pala sa inyo, guys. Ako nga pala bumili ng digital na weighing scale na Xiaomi sa Shopee, which is baka gawin ko din another video na product review kasi ang ganda niya, guys. Ayun, nung dumating yung weighing scale ko, nag-take ako nung day 6 na yata, day 7, which is nagulat ako talaga na bawasan yung timbang ko. Yung video nun ilalagay ko sa huli. Kasi nag-initial ano ako, guys, wala nga nung first day ko kasi wala akong weighing scale. Nag-take pa ako ng weighing scale during nung magpapa-inject ako ng vaccine for my dog sa vet. Doon ako nag-weighing scale. Meron din silang malaking digital doon, which is 721.35 kilos nga ako. Then yun, guys, then dire-diretso. Wala naman akong ibang maramdam. Kaya lang, one time, parang nanaginip ako, guys. Ito, nung parang nanaginip ako, tapos nagising ako. One time lang naman to, guys. Parang hinahabol ako ng ano, ng parang nang nagising ako sa panaginip ko. Parang bigla ako nagpalpitate sa ramdam na ramdam ko yun. Which is, hindi naman matagal. Within a minute din, no? Wala din naman. Kaya lang, parang medyo naging may precaution ako ba? Parang nabigla ako. Ewan ko kung dahil sa panaginip or anything. Which is on parang day 7 or day 8. Doon ko siya naramdaman. Then, nitong pahuli, wala namang ibang, ano, ngayon, buhay pa din naman ako, guys. Kasi ito nga pala, huwag pala tayo magtitake ng mga products in the end naman kasi very risky. Ayun nga, payat ka nga, tapos nasa kahon ka naman, diba? Sayang lang.
para saan pa, diba? Eh, kung katulad ko, yan, malakas yung loob ko. Tsaka, nakinig lang ako in my intuition. Kung sinasabi ng inyong voice probably within yourself na huwag mong i-take, huwag na huwag mong i-take. Trust your intuition, guys. Pero ako naman, wala akong naramdaman na kakaiba. Kaya malakas yung loob ko na idiretso siya. Yun nga pala, ay nasa second, ano na ako, second box na ako, which is day 16. Kaya sabi ko, gawan ko na ng review for day 15. Yun nga, earlier nga pala, nag-take ako ng weight ko, which is, ang latest weight ko, guys, ay 65.10, which is, ima-minus ko sa 71.35, almost 6 kilos ang nabawas sa akin within 15 days. Diba, guys? Sa tagal-tagal kong nagtitik ng kung ano-ano, eh, ito lang yung product na, yung alam mong naging effective sa akin, na wala namang naging bad effect sa akin. This is just my personal experience. Kaya lang ang tao, iba-iba nga, guys. Kaya, kung effective sa akin, posibleng sa ibang tao, may ibang side effect, which is, nanood din naman ako ng ibang vlog before ko siya i-take. Na sabi nung iba, eh, nagpalpitate sila, nagconstipate, yan ang mga kadalasang nagiging side effect sa kanila. Tapos yung iba daw, hemorrhoid, which is, hindi ko naman ang naranasan. Luckily, hindi ko talaga siya naranasan, guys. Tapos yun nga pala, guys, mapapansin nyo yung lips nyo, parang palaging siyang dry, kaya ako meron ding lip. Kahit take ako ng take ng water, parang nadadry yung lips ko. Kaya meron din akong ano, guys, meron akong lip balm lagi. Yun, kasi lagi siya nagdadry, which is, yun yung isang side effect sa akin. Then, hanggang ngayon, tulog-tulog pa din ako. Wala pa namang narandom, which is, sana wala naman. Na ang hinihit ko lang, guys, na weight, eh, 62 kilos, okay na ako. Kasi, sa totoo lang, guys, ayun, ayoko talaga masyado magpapayat. Ang tinatarget ko lang talaga, eh, ang aking belly fat. Kaya lang, guys, sa totoo lang, isang side effect pa niya, kapag nagpapapayat ka, eh, hindi lang siya yung specific body parts na gusto niyong pumayat. Yes, tama po kayo. Yung boobs ko po, yung puwet ko po, yung legs ko po, halos pumayat kasabay ng chan ko. Nawalan man ako ng medyo slight na belly fat. Kaya lang, ang ayoko po, eh, parang lumit din yung dede ko, tapos yung puwet ko. That's it. Eh, wala akong magagawa kasi nagtitake ako nun. Eh, syempre, ang pagbawas po ng timbang natin, eh, buong katawan, guys. Diba? So, okay lang naman. Kaya lang doon siguro sa mga iba na gusto nalang i-maintain yung ano, hindi ko po siya ma-advise sa inyo. Mag-exercise na lang po kayo kasi ang best naman po talaga magpa-weight loss, eh, ang ilesen nyo ang calorie intake nyo o pagkain nyo ng sobra. Yes, diba? Yung kasabihan nga, masama yung sobra. Ayan. Kaya yung pong, for example, like me, kung dating kumakain ako ng 2 cups of rice, naging 1 na lang siya. Kasi kung gusto po talaga natin magpapayat, guys, nasa atin naman yun. Kaya yun, binawasan ko din yung pag-take ko ng rice. Pero wag nyo pong, yun po ang ina-advise ko sa inyo, wag nyo po siyang ititigil ang pagkain. Kasi may certain individuals po kasi nasosuppress din niya ang pagkain. So kapag gano'n, nasuppress niya yung pagkain, hindi kayo kakain, which is mali. Mag-take pa din po kayo kasi may mga nutrition po tayo. Baka maging malnourished naman tayo, guys. Tsaka naman yun, sa sobrang payat. Hindi din po maganda yung sobrang payat. Kaya kung mayroon po kayong target weight sa inyong height, kailangan nyo po munang i-compute yun. Libre po yan sa ano, sa Google. I-google nyo po yung height nyo. May specific, like me, ang maximum weight ko for my height is 70 kilos. Kapag tumaas doon, overweight ako, which is like now, 65 ako, pasok pa din. Kaya ang hinihit ko po talagang weight, eh, ideal body weight ko ay 62 kilos, yun. Then, ang isa pa, guys, eh, nitong pahuli, naramdaman ko din pala yung ano, yung kahit kumain ako, guys, parang may naiwang pait dito. Yung daman total pait, alam nyo ako, para kayo nag-toothbrush. Tapos, diba, medyo, pagkatapos nyo magbubog, meron pa din iiwang ganong pakiramdam. Kaya ako talagang kumakain, hindi pwede akong wala. At yung sinasabi nilang loss of appetite, which is hindi naging effective sa akin in some way. Kasi may time na
kahit ano, uminom, nag-take ako nito, nagugutom talaga ako, guys. Gutomin talaga ako siguro. So, yun. Nagtetake pa din ako ng food. But, binawasan ko lang ng konti. Hindi naman totally talagang walang kakain kasi masama yun. Ayun, then, ayun nga, guys. Wala naman akong, ano, wala naman akong ibang masasabi pa. Which is, bago nga kayo mag-take nito, take your own risk kasi. Hindi to para sa mga taong may mga iniinda ng karamdaman. Kasi, take your own risk. Wala tayong habulin dito, kundi ang sisisihin natin dito, kung ako man, sisisihin ko sarili ko, kung bigla ako na goodbye Philippines at hindi nyo na ako nakitang gumawa ng video, ibig sabihin, wala na ako. Goodbye Philippines na. So, that's it. Take your own risk. Tapos, kung gusto nyo palang bumili ng Lishou copy, eh, meron akong Shopee account. I-check nyo na lang. Ilalagay ko po dyan yung Shopee account ko. I-check nyo dun. At kung bumili kayo ng tatlo, may discounted price po dun. Parang si Flynn. Ayan, guys. Yan ang aking weight na yun. Thank you. 65.10.